Kamusta? Ako nga pala si Adam. At may gusto lang ako sabihin sa'yo. Tayong mga tao ay may pangangailangan ng kasama, kaagapay, katuwang, o ang tinatawag nating kaibigan. Ito ay inilagay ng Diyos sa lahat ng tao ang mga kailangan ng kaibigan. May mga nagsabi na kapag ang tao ay nilagay mo sa isang lugar na wala siyang makakasalamuha, ito ay mababaliw. Kaya ang tao ay walang kapaguran na humahanap ng magiging kaibigan niya. Ang sabi sa Kawikaan 18:24b, may kaibigan na mas mahigit pa kaysa sa mga kapatid. Kung may kakayanan o mas mayaman, mas maganda. Nais natin magkaroon ng kaibigan na mas mataas ang posisyon sa lipunan. Sa ating paghahanap, naisip mo na ba ang tanong na ito? Kaibigan ka ba ng Diyos? Ang Diyos man ay may kalooban na maging kaibigan ka. Siya na gumawa ng langit, lupa, ay nais kang maging kaibigan. Pero bakit? Sabi sa Santiago 4:4, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na makipagkaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. Puro kasalanan na lamang ang nasa puso ng tao. Wala nang humahanap sa kalooban ng Diyos. Pero, sabi sa Roma 5:10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay nabuhay. Nakikipagkasundo ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo bilang pambayad sa ating mga kasalanan. At dahil dito, maaari na tayong lumapit sa banal na Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sabi sa Juan 15:15, hindi ko na kayo tatawaging mga alibim, ngunit tinatawag ko na kayong aking mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng bagay na narinig ko sa aking ama ay ipinakikilala ko sa inyo. Gusto mo ba maging kaibigan ng Diyos? Sabi sa Santiago 2:23, at natupad ang kasulatan na nagsasabi na si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At yon ay binilang na katuwiran at siya ay tinawag ng kaibigan ng Diyos. Kaya sumampalataya, maniwala at magtiwala ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Bakit hindi ka makipagkasundo sa Kanya? Sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Diyos sa lahat mong nagawa ng kasalanan at kilalanin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ay magiging tunay na kaibigan ng Diyos. Salamat sa iyong pakikinig. Sana magkita tayo muli. Pero sa ngayon, ayun lang muna. Salamat!